Ilang araw na lang, Semana Santa na. Puspusan na ang paghahanda ng mga otoridad para sa inaasahang dagsan ng mga pasahero. At live, mula sa EDSA North Avenue, makakasama natin si Ivan Maylina. Ivan? Magandang umaga, Susan. Nagbabalik tayo dito sa North Avenue Station ng EDSA Bus Carousel. 6:02 in the morning. Isa po ito sa mga bagong features na in-install dito sa mga stations sa EDSA Bus Carousel. Ang tinatag nilang digital clock. Pero bukod sa oras, naglalagay din po sila dyan o pwede din sila maglagay dyan ng mga anunsyo. Halimbawa yan, nakalagay northbound, North Avenue. Naka-indicate dyan kung ano yung mga bus na pwede nang sakyan ng mga pasahero. Kung dito naman, yung may bago dating na bus, ito naman kasi yung southbound. At Susan, bukod sa karaniwang paghahandang ginagawa natin tuwing Semana Santa ay yung mga bus patungong probinsya. Pero ayon sa DOTR, kailangan ding bantayan yung mga matitirang bus. Dito naman sa Metro Manila, lalo't pinaghahandaan din po ang tigil operasyon ng MRT sa March 28 o yung Huwebes Santo hanggang sa araw ng Linggo, March 31. Pero dito po sa EDSA Bus Carousel, 24 oras pa rin, wala hong tigil ang magiging operasyon. Nakikita naman natin dito sa northbound lane, yung mga kawani ng DOTR. Ayan. Sinisiguro din po nila ang roadworthiness. Nagkakaroon sila ng mga mabilisang inspeksyon sa mga bus ng EDSA Bus Carousel. Yan ay para tiyakin pa rin ang road safety at roadworthiness ng mga bumibiyaheng bus dito sa EDSA Bus Carousel. Samantala, kaugnay pa rin po ng mga isinasagawang paghahanda ng DOTR para sa nalalapit na Semana Santa. Makakausap natin ngayon ang hepe ng Special Action Intelligence Committee on Transportation ng DOTR, Ginoong Charlie Del Rosario. Sir, welcome back sa Unang Balita. Una-una, ito ang mga ginagawa natin ngayon. Karaniwan nga ho ang inspections natin ngayon sa mga bus terminal, mga paprobinsya. Pero tayo ho dito, sa bus carousel, nag-i-inspect tayo. Opo, dahil nga ho, sabi natin, hindi po natutulog ang batas trapiko. Tuloy-tuloy po yan. Dapat po roadworthy lagi ang ating mga sasakyan. At kung ang sasakyan natin ay roadworthy, dapat complete yung mga accessories niya. So walang pundido, walang flat, walang kalbong gulong, dire-diretso tayo niyan. Ngayon ho, Miyerkules, one week from now, Miyerkules Santo na. Oh. Ano ho ang inaasahan natin magiging, kailan natin inaasahan ang peak ng Exodus o yung may pagbigat ng dali ng trapiko, pagbigat ng dagsa ng mga tao sa mga terminal? Actually, ni-inspect natin mag-umpisa yung movement ng ating mga mananakay. Volume niyan, mag-umpisa na itong weekend. Pero ang pinaka nakikita naming volume would be by Tuesday or Wednesday. Okay. Kung saan yung uwian talaga mula sa mga opisina, papunta na, didiretso na sa mga bus terminals yan eh. So ang pinaka mabilis na access talaga is itong EDSA Bus Carousel. Tapos ito pa yan, pag nagkaroon ng announcement na mag half day, which usually happens, pag Miyerkules Santo, ayan na, mas mapapaaga pa ho siguro. Oo, yung kaya, pagbigat ng traffic. Tama ka, Ivan, dire-diretso tayo dyan, nandyan tayo. At 24 oras tayong tatakbo. Sir, kayo ho ang hepe ng Special Action Intelligence Committee on Transportation, hindi na lang traffic, dati IACT po kasi. Ano naman ho ang sitwasyon natin sa ibang mga modes of transportation sa ating mga ports, sa port area, sa ating mga airport? Simulan po natin sa port area. Sa port area, nakita na natin yung pagtaas ng volume ng mga pauwi. Mga 2 days ago, na-monitor natin na medyo nag-volume na dito sa ating mga pier, sa mga port area dito sa North Port natin. So, inaasahan na po yan na tuloy-tuloy na po hanggang pagdating po ng Miyerkules hanggang Huwebes Santo yan. Ang lagi nating pinapaalala kahit sa ang mode ng transportasyon, sana po travel light lang tayo. Huwag naman natin bitbitin yung aparador natin. Para na rin naman sa convenience sa ibang mga mananakay. Sa mga airports po naman natin, kumusta ang sitwasyon? Ang airport natin, napansin natin yung influx na mga nagbabakasyon, incoming, inbound. Meron na rin pong pagtaas ng volume. Pero yun sa domestic, inaasahan na rin po natin by weekend, mag-umpisa na yan. Okay. Siguro naman, so, sa mga dito sa maiiwan sa Metro Manila, ano na lang ho siguro yung paalala ninyo? Lalo na yung mga nakaasa sa pampublikong transportasyon pagdating po ng Holy Week. Opo. Dito po sa EDSA Bus Carousel at lahat po ng pampublikong sasakyan,
maasahan nyo po na meron pong tatakbong mga pampublikong sasakyan. Wala akong magbabakasyon. Okay. Ang SAIC, CCOC po, ang kagawaran ng transportasyon, mga tauhan yan, nandito po tayo, magbabantay, magpapatubas tayo ng batas trapiko dahil sabi nga natin, ang batas trapiko po ay hindi nagbabakasyon. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Charlie Del Rosario. Tulad nga po na nabanggit si Charlie, kahit halimbawa, lumuwag yung mga kalsada natin sa EDSA, eh sumunod pa rin po tayo sa batas trapiko. Opo. Off-limits pa rin ang privado dito sa EDSA bus off carousel. Off-limits pa. At saka, wag, dahil luluwag po ang EDSA, sabi nila pwede na magkarirahan. Pag nagkarirahan, sigurado po mahuhuli kayo lahat. Ayan. Okay. Maraming salamat, Sir Charlie. Mga kapuso, yan po muna ang latest mula dito sa EDSA Bus Carousel, North Avenue Station. Balik muna tayo sa studio. Salamat, Evan. Samantala, tapos na ang mga palugit. At tuluyan nang ipinaaresto ng Senado ang leader ng organisasyong Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Kinasuhan na rin si Quiboloy ng child abuse sa Davao City at qualified human trafficking sa Pasig. May unang balita si Salima Refran. Pinaaresto na ng Senado si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy dahil sa pagmamatigas na din pagharap sa investigasyon ng Senate Committee on Women and Children sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Walang karapatan si Quiboloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Kung sana sa simula pa lang humarap na sila, eh hindi na kailangan umabot sa ganito. Eh kaso ang dami pa niyang drama. Binigyan pa noon ng pagkakataong magpaliwanag si Quiboloy sa pamamagitan ng show cause order, pero di nakumbinsi dito ang komite. Paliwanag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ginawa raw ng Senado ang lahat para mapadalo sa mga pagdinig si Quiboloy, pati pa nga ang back-channeling. We tried our best, even back-channeling, to ask Pastor Quiboloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito, so we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Paniniguro ni Zubiri, oras na maaresto at dalhin sa Senado, titiyakin raw ang kanyang seguridad at igagalang ang kanyang mga karapatan. Ang Senate Sergeant at Arms ang inatasang magpatupad ng arrest order. Dati nang sinabi ng PNP na handa silang magbigay ng assistance, pero wala para opisyal na request para rito. Paglilinaw naman ng PNP, limitado lamang ito sa pagbibigay seguridad sa mga miyembro ng USAA sa implementasyon ng arrest order. Sabi naman ng kampo ni Quiboloy, nire-respeto nila ang desisyon ng Senado. Pero gagamitin raw ni Quiboloy ang lahat ng legal remedies para maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Samantala, naisampa na sa korte sa Davao ang mga kasong sexual abuse of a minor at other acts of child abuse laban kay Quiboloy at limang iba pa. Sa korte naman, sa Pasig isinampa ang kasong qualified trafficking. Nagrekomenda ang Davao City Prosecutor ng piyansang 180,000 pesos para sa kasong sexual abuse, 80,000 pesos para sa maltreatment at non-bailable naman ang kasong qualified trafficking. Nauna nang sinabi ng DOJ na hihingi nila sa Korte Suprema na ilipat ang pagdinig sa mga kaso dito sa Metro Manila. May immigration lookout bulletin order na laban kay Quiboloy habang didinggin pa ang ihahaing precautionary hold departure order kontra rin kay Quiboloy ng DOJ. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Inibisigahan ng City Veterinarian Office sa Dasmariñas, Cavite ang isang cat pound sa posibleng pagpapabaya sa mga pusa. Nabidyoan kasi ang ilang pusa na kinakain ng bangkay na makasama nilang pusa. May unang balita si Darling Kai. Ayan, kinakain na niya ang kasama niyang pusa. Sa cat pound na ito sa Barangay San Jose, Dasmariñas, Cavite, inabutan ng ilang residente na kinakain ng mga pusa ang bangkay ng kasama nilang pusa. Buto na lang ang natira sa dalawang pusa. May ikatlo pang patay na pusa sa kulungan. Nakita niyo po kung gaano animal cruelty ang ginagawa nila. Ayun, may isang patay na pusa doon. Ganito po ang kanilang ginawa. Kwento ni Yvette Mayo, pumunta siya sa cat pound ng barangay noong Linggo para sana tulungan ng kaibigan niya na hanapin ang kanyang nawawalang pusa. Pero yon ang eksenang tumambad sa kanila. Natataranta na ako.
Kasi first time na makakita ako ng ganun. Galit na galit ako at saka umiyak talaga ako doon, umagulgol talaga ako doon. Hinala ni Yvette, hindi pinapakain ng mga pusa sa pound kaya wala na silang nagawa kung hindi kainin ng isa't isa. Kita rin sa video na nanghihina ang ilang pusa. Puno naman ng dumi ang lalagyan dapat nila ng tubig. Wala rin pagkain sa kulungan kaya pinakain nila Yvette ang mga pusa. Agad niya raw ipinagbigay alam sa barangay officials ang nangyari. Nag-usap daw sila ng chairman ng barangay San Jose na kukunin niya ang mga pusa para dalhin sa shelter. Nagulat na lang daw siya nang malaman niyang pinakawalan ang nasa 20 pusa kinabukasan. Naninindigan ang kapitan ng barangay, hindi nila pinabayaan ang mga pusa. 2 beses isang araw daw nila pinapakain ang mga pusa. Ang katotohanan po niya, may 2 po akong tagpag-alaga ng mga pusa. Kasi hindi naman po talaga naming mababantayan 24 oras. So, pag nung napapansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Ang hinala raw nila, namatay ang 3 pusa dahil sa pag-aaway-away. Posible raw aggressive o matapang ang ilang pusa, kaya kinain na rin nila ang mga namatay nilang kasama. Lagi raw may nagre-report sa kanila tungkol sa stray dogs and cats, kaya minabuti nilang ilagay ang mga ito sa 1 pound. Gumawa kami ng ordinansa sa barangay, ng aking barangay council, para sa matugunan namin yung problema, sa lumalalang problema namin sa stray dogs and cats. Kaya halos po linggo-linggo, may lumalapit sa akin, nahagat ng pusa, nahagat ng aso. Talagang binabatikos na po kami. Ayon sa veterinaryong si Doc Ferds Resho, posibleng kinain ng pusa ang bangkay ng kapwa niya pusa dahil sa matinding gutom. Hindi rin daw maisasantabi ang factor na natural hunters ang mga pusa. Pero hindi raw ibig sabihin nito na dapat ng katakutan ang mga pusa. Pwedeng it's because of starvation, because wala nang ibang pagkain. It is also true that papatayin nila yung kasama nila for them to eat. You know? So hindi ibig sabihin 100% na ano yun, wala na makain kaya pinatay na yung kasama. Mm-hmm. Pwede yun. Pwede naman yun. Pero hindi, it's not 100% sure. Kung mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan o pang-aabuso sa mga pusa, maaari raw managot ang barangay officials dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act. Nananawagan kami dun sa mga tao who have personal knowledge about animal cruelty to step forward, no, and do an affidavit kung sa mga law enforcement natin, kung nahihirapan silang mag-figure out kung paano mag-file ng case, pwede rin naman dumapit sa post. Libre naman yung legal assistance. Pinuntahan na ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound ng Barangay San Jose. As an immediate mitigation, we ask na temporarily i-hold muna niya yung kanyang impounding until maayos namin yung system niya and also mag-brief namin yung mga workers niya doon. Iniimbestigahan na raw nila kung nagpabaya ang barangay officials. Pino na rin ng City Veterinary Office ang pagpapakawala ng mga barangay officials sa mga pusang nasa pangangalaga nila. Bahagi na yan ng isinasagawang investigasyon. Ito ang unang balita, Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Justice for Kilua ang panawagan ng maraming netizens kasunod ng viral video ng isang asong hinabol, hinampas ng kahoy at isinako sa bato, Camarines Sur. Giit ng suspect, nakaperwisyo at may kinagat umano ang nakawalang aso, kaya pinatay. Yan ang unang balita ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Pasado 5 ng umaga noong Linggo, makikita sa CCTV ang pagtalo ng asong ito mula sa rooftop ng kanilang bahay sa Bato, Camarines Sur. Maya-maya, may dinambahan itong dumara ang residente na humingi naman ng tulong sa isang lalaki. Ilang sandali lang, makikita ng hinahabol ang aso sa kahinampas ng kahoy. Ang aso sa video, ang 3 taong gulang na golden retriever na si Kilua. Mga 6 po ng umaga, nagising po ako, wala po si Kilua sa tabi ko. Kasi po, tabi po kaming natutulog niyan. So, bale mga around 6 a.m. po, hinahanap po namin siya. Nang makita ng muli ang alaga, nakasako na at wala ng buhay. Nakasako! Siguro nakasako na, tinigbak na lang mo, masiguro man kami, saan ko na nga ni mga nagpapisyo. Sa'yo po nagtigbak. Ako, saka so darwang, nagpatabang po ako, tabi naman na mo kaya, at talagang kuwala. Pero saan? Tanaman na mas mo na.
Bumuhos sa social media ang pakikiramay at panawagan ng hustisya sa kalunos-lunos na sinapit ni Kilua, git sa barangay ng humampas sa aso. Hindi totoong may intensyon siyang katayin ang aso. Yung aso, tumawid doon. Nung nakita kami, yung inaano ko yung matanda, bumalik. Talagang ako naman sinakmal. Buti na lang, dito lang yung tama ko. Dito sa paa. O, tapos noon, yung pagka, ano na, pumasok yun doon sa tindahan namin. Dalawa nang nakagat eh. Yung matanda, ako, pati yung asawa ko, kakagatin pa. Kaya po nagawa ko yun. Humarap din sa barangay ang residenteng kinagat ng aso. Sabi ng may-ari ng aso na si Vina, kahit panangagat, hindi yun dahilan para brutal itong patayin. Ining komplainan talagang desidido magsampaning kaso. Kung talagang nangangagat na, kay Puan, dakupon muna to, ikulong para hanapon si May Saderid. Ayon sa Animal Welfare Act, bawal ang pang-aabuso at pang-mamaltrato sa mga domesticated animal, kagaya ng aso. Magiging penalty niya is 6 months to 1 year ang imprisonment, and meron siyang doon na parang fine or multa na 1,000 to 30,000. Ito ang unang balita. Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa GMA Integrated News. Sinabuyan ng asido ang isang babaeng gwardiya sa isang subdivision sa Barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas. Hindi na makakita at hirap huminga ang biktima na ngayon ay nasa ospital pa. Pinaghahanap po ng mga otoridad ang lalaki nagsabi ng asido sa gwardiya na nakuna ng CCTV. May unang balita si Nico Wahe. Hawak ang isang baso, tila hindi mapakali ang lalaking ito na nakuha na ng CCTV sa loob ng isang subdivision sa Barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas City, mag-alas 2 ng madaling araw noong March 14. Palakad-lakad siya habang may kinakausap sa cellphone. Maya-maya, umupo siya at tila nag-aabang ng tiyempo. Ilang minuto pang lumipas, makikita ang lalaki na lumapit sa guardhouse. Saka isinaboy ang laman ng hawak niyang baso sa volunteer lady guard na nakaupo sa gilid ng guardhouse. Dali-daling tumakbo ang lalaki, habang ang lady guard napalundag at tila nasaktan. Ang isinaboy pala sa kanya, asido. Kinilala ang biktimang si Sarah Jane San Jose, na ngayon hindi makakita dahil sa mata niya dumiretso ang isinaboy na asido. Nakatli po yung mata ko. Bigla po siyang nag-blackout. Kung ilong po, sir. Bali, hindi po ko masyado makahinga ng maayos kasi parang nasunog po yun sa loob ng ilong po. Wala raw maisip si Sarah Jane kung sinong pwedeng gumawa sa kanya nito. Pero gabi raw noong March 13 ay may nakasagutan siyang isang lalaki na labas-masok ng kanilang subdivision. Sabi ko sa kanya, sir, saan po tayo pupunta? Pabalik-balik po kasi tayo. Sabi niya sa akin, sir, pag mo ko kailangan sitahin, taga rito lang ako. Sabi ko, kaya ka nga po namin, sir, sinita kasi hindi ka po namin kakilala. Pala eh, dyan ako nakatira bago lipat ako dyan, nangungupahan ako dyan. Ah, ganyan po ba, sir? Sige, saan po tayo banda dyan? Nagbanta po yun, sir, na sabi niya sa akin, mag-anday ka, babalikan kita. Hindi raw sigurado si Sarah Jane kung ito rin ang lalaki nagsaboy sa kanya ng asido. Nasa ospital ngayon si Sarah Jane at nagpapagaling. Patuloy naman ang investigasyon ng Las Piñas City Police para matukoy kung sino ang lalaking nakuna ng CCTV. Continuous po yung backtracking natin, sir. Tapos yung mga footage po na nandito sa akin, medyo blur po siya, sir eh. Kaya hindi pa po namumukaan yung suspect. Sana po matulungan po ako na makita yung gumawa nito sa akin at mapanagot siya. Dahil ang dami po yung pinerwisyo, hindi lang po ako. Alam ko lang po ang inaasahan ng asawa ko ng na-dialysis at saka na po nag-aaral pa. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Mga puso, Miyerkules po ngayon, Baklaran Day, at bago pumasok sa trabaho ay nagsimba muna ang ilang mga manggagawa dyan sa Baklaran Church. Naghahanda na rin po ang simbahan para sa nalalapit na Semana Santa. At live mula sa Paranaque ay may unang balita, si Nico Wahe. Nico? Ivan, magandang umaga. Abalaman sa kani-kanilang mga trabaho, maraming deboto ng Baklaran Church ang hindi nakakalimot na magdasal, lalo na ngayong Baklaran Day. At magandang kalusugan ang hiling ng marami sa kanila.
Alas 7 ng umaga ang oras ng pasok ng construction worker na si Mang Rogelio. Sa Magallanes ang trabaho niya, pero bago magdungo roon, dumaan muna siya rito sa Baklaran para magdasal. Ganito raw ang araw-araw niyang sistema. Dasal at pasalamat muna bago magtrabaho. Sa hapon, ganoon ulit bago umuwi sa kanyang pamilya sa Las Piñas. Sir, pag pumapasok ako, dumadaan ako talaga lagi dito bago makauwi sa bahay. Papasasalamat na nakakaligtas ako sa buong maghapon na pagtatrabaho at makakauwi ng ligtas at kumpleto, walang malanggalos, ganun. Kasi yung mga trabaho namin, mga panganib, construction po yung trabaho ko. Marami na rin daw siyang hiling na natupad dahil sa pagsisimba niya rito sa Baklaran. Kasi hindi mo man siyempre masilayan, maramdaman na dumarating na sa'yo. Pero nararamdaman mo rin pagdating ng araw na, ay, nangyari na pala, naganap na yung mga panalangin ko. Si Willie naman, ligtas na biyahe ang palaging hiling. Magmula na magkaroon ng pandemic ay hindi na sila naghiwalay ng kanyang bisikleta. Mula Imus sa Cavite hanggang sa trabaho niya sa Makati ay bisikleta ang gamit niya. Hanggang sa kanyang pag-uwi. Galing ako Cavite. Yung bisikleta lang ako papasok. Nadaan lang dito, mananalangin lang. Para sa kalusugan ng aking pamilya, sa buong pamilya ko. Si Willie at Rogelio mas madalas daw makikita rito lalo at papalapit ng Semana Santa. Oras-oras sa magiging misa rito sa Linggo ng Palaspas. Magsisimula yan 6:30 ng umaga, 6:30 naman ng gabi ang huling misa. Sa Huwebes Santo, alas 6 ng gabi ang misa para sa pagdiriwang ng huling hapunan. Mula naman alas 8 ng gabi ay magkakaroon ng vigil. Alas 9 naman ang umaga sa Biyernes Santo ay magsisimula ang Stations of the Cross. Alauna ng hapon magaganap ang 7 last words at sa alas 3 ng hapon magkakaroon ng pagsamba sa krus. Alas 9 ng umaga pagsapit ng Sabado de Gloria ay magaganap ang panalangin ng pagdadalamhati. Alas 8 naman ng gabi magsisimula ang Easter Vigil at susundan ito ng salubong. Event sa mismong Linggo ng Pagkabuhay naman ay balik sa oras-oras ang mga misa rito sa Baklaran Church. 6:30 a.m. ang First Mass habang 6:30 p.m. naman ang Last Mass. Live mula rito sa Baklaran Church, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, muling maghaharap sa hard court ngayong araw ang Letran Squires at Perpetual Junior Altas para sa Game 2 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament Finals. Sakaling manalo ang Squires, sila na ay tatanghal na kampiyon. Kapag ang Junior Altas naman ang nanalo, magkakaroon pa ng do or die game o game 3. Mapapanood ang kanilang laro mamayang 2:30 p.m. live sa GTV at sa live stream sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA Philippines. Pero bago yan, mag-aharap muna ang San Sebastian Staglets at Mapua Red Robins para sa Battle for Third. Muling bumisita sa bansa si U.S. Secretary of State Anthony Blinken para pagtibayan ng alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Binitikos naman ito ng Chinese Foreign Ministry dahil sa pakikialam daw ng Amerika sa issue sa West Philippine Sea. Narito ang unang balita. Sa ikalawang pagbisita ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Pilipinas, hatid niya mensahe mula kay U.S. President Joe Biden. Nabuo at matibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng hinaharap na sitwasyon sa West Philippine Sea. Our relationship in the United States is in hyperdrive. I hope that all these efforts you're making have met with some success, because it is of great importance to us, as you well know, as you have said, as we have just spoken about before. These things are somehow toned down. I can't see how we're going to do it, but I think that some easing of tension from these will be seen in the near future. Kinumpirma ng White House na sa April 11 magkakaroon ng Trilateral Leaders Summit sina Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. May hiwalay pampulong sina Biden at Marcos. Sa gitna yan ang pagkaagresibo ng China sa West Philippine Sea na patuloy na pinapalaga ng Pilipinas. Giti Blinken, hindi lang sa Pilipinas mahalaga ang isyu kundi maging sa interesang rehiyon ng Amerika at ng buong mundo. I also thanked Secretary Blinken for the this government's consistent support. The Philippines is committed to managing disputes in accordance with our national interests, a rules-based international order, and international law, especially UNCLOS.
We stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. Article 4 extends to armed attacks on the Filipino Armed Forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, walang karapatan ng Amerika na sumausaw sa maritime issues ng China at Pilipinas dahil hindi kasali sa South China Sea issue ng Amerika. Patuloy raw na ipagtatanggol ng China ang soberanya nito at mga interes. Gayunman, giit ni na Blinken at Manalo, hindi nakadirekta sa partikular na bansa mga hakbang ng dalawang bansa. This is a partnership aimed to produce greater cooperation between the Philippines and the United States to enhance Philippine defense and security interests as well as operations on humanitarian issues. They are not aimed at any third country. We're constantly expanding this partnership to meet bigger challenges, to seize bigger opportunities, including semiconductors. None of these are directed against anyone or anything. Nagpunta rin si Blinken sa isa sa pinakamalaking semiconductor company sa bansa. Tinawag niyang extraordinary ang industriya kung saan 3 milyong trabaho nakapaloob. Nagpunta rin siya sa Intramuros, Maynila at humarap sa ilang emerging leaders ng bansa. Sa gitna ng pagbisita ni Blinken, nakilos protesta sa Mendiola ang mga miyembro ng Bagong Alyansang Makabayan. Kinundin na nila ang pulong ni na Blinken at Pangulong Bongbong Marcos dahil naniniwala silang tatalakayin dito ang pagpapalawig ng pananatili at pakikialam ng puwersang Amerikano sa bansa. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Sa gitna ng kontrobersya sa pinatayong resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol, pino na naman ang Masungi Reserve Foundation ng ilang resort sa Rizal. Nakatayo kasi ang mga resort sa loob ng Upper Marikina River Basin na isang protected landscape. Nabigyan pa raw ang mga ito ng Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources. Piniyaga silang maglagay roon ng swimming pool. Sabi ng Masungi Reserve Foundation, matagal na nilang inireklamo ang pagpapatayo sa mga resort. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DENR. 1 foot pa lang tall yung concrete niya na na fence, no? 1 foot pa lang concrete na bakod niya. Ni-report na namin yan. Ngayon, 10 meters high na yung bakod. So yun yung tanong namin, bakit nag-report na kami? Bakit hindi napigilan? Under the law, it's actually the DNR, that is the Administrator of Protected Areas. Pinaiimbestigahan naman ng Office of the Ombudsman at ng Department of Interior and Local Government ang pagpapatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Sa panayam sa Super Radio DCBB, kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martires na kumakalap na sila ng ebidensya para malaman kung sino ang dapat managot dito. Ayon naman sa UNESCO National Commission of the Philippines, hindi permanente ang status ng Bohol Island bilang isang UNESCO Global Geopark. So sa ilalim na ulit ito sa evaluation sa 2027. Ang mangyayari dyan, pag may revalidation, there is a team that will come to the Philippines. There is a team that will go to Bohol and check all those geosites again. We have to ensure, no, that all the geosites have been well protected, no, and we have still satisfied. We continue to satisfy the criteria of being a UNESCO Global Geopark. I know. Samantalang time out muna sa pagbabalita ang Super Radio DZBB Primetime Anchors dahil muli silang kakasa sa special anniversary radio drama ng Suma sa Puso kasama si Tony Aquino. Hindi ko na nagagawa yung pag-atid sundo sa'yo. Hindi naman talaga mahalaga sa akin kung saang lugar tayo kakain. Suma sa inyo, Suma sa Puso. Na hanggang sa dulo. Ayun, kasama natin sa unang hirit na si Egan Arnold Clavio at si Balitang Hali Anchor Connie Season. Makakasama nila si Rowena Salvacion, Orly Trinidad, Lala Roque at Weng de la Peña. Umiikot ang kwento kay Roger at Sofia kung paano nila haharapin ang mga pagsubok sa kanilang pag-iibigan. Ang Hanggang sa Dulo ay isinulat ni Jonathan Mendoza, nilapatan ng musika ng technical director na si Papa Ding ng Barangay LS at idinirek ni Bea Oy.
Mapapakinggan niyan bukas hanggang Biyernes sa Super Radio DZBB 12:30 ng tanghali. Exciting! Para silang umaate na rin. Pero voice acting, galing. Paganyan ka. May sunog po sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Alamin natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Bam Alegre. Susan, good morning. Isang residential fire ang sumiklab dito sa Barangay Pinagbuhatan sa Pasig. Yung first alarm nito ay dineklara ng 5:41 a.m. Pero agad na control ang sunog around 6:16 a.m. No? Initial report, no injuries and no casualties, which is good news. Pero patuloy pa rin yung investigation ng BFP dito sa pinagmulan ng apoy. Ayon sa mga residente, itong nasunog na structure ay isang bahay na may apat na palapag and sa pagkakaalam nila parang storage daw ng mga gulong yung third and fourth floor. So ito ay sa mga tinitingnan lead din ng mga bombero pero patuloy rin yung mapping operations dahil may mga usok pa rin hanggang sa ngayon. Ito ang unang balita mula rin sa Pasig, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kumustahin naman natin ang lagay ng mga nasunugan sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City kahapon. May unang balita live si James. Susan, karamihan dun sa mahigit 200 pamilya na nasunugan dito sa Barangay Damayang Lagi pasamantalang tumutuloy ngayon sa pinakamalapit na seminaryo at mayroon din naman dun sa covered court ng isang eskwelahan. Pero may mga pamilya na dito na nagpalipas na magdamag sa labas ng residential area at nagbantay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tuko yung naging sanhi ng apoy at patuloy na iniimbisigahan ng Bureau of Fire Protection. Sa seminaryo na muna pansamantalang tumutuloy ang pamilya ni Jenny matapos silang masunugan sa Barangay Damayang Lagi kahapon. Ang tangi nilang naisalba, isang plastic na naglalaman ng mga damit ng tatlo niyang anak. Mahirap po kasi doon lang po kami nakatira sa nangungupahan lang po kami sa China ay sa tiyuhi ng asawa ko po. Marami naman po kami doon kaso lang syempre nakakalungkot. Ilang piraso lang din ang damit ang nadala ni Aling Jocelyn. Ang hirap talaga, sir. Hindi talaga masukat sa puso kong hirap. Kasi marami akong anak. Tapos wala kaming tirahan. Saan naman kami makatira ngayon? Nawala naman kaming bahay. Kabilang sila sa 239 na pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog na umabot pa sa Task Force Alpha. Ibig sabihin, hindi bababa sa 25 truck ng bombero ang kinilang rumisponde. Magkakadikit na bahay na gawa sa light materials ang mabilis na natupo. Iniimsigan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Bukod sa seminaryo, may mga pamilya rin na lumikas sa covered court ng isang eskwelahan. Nagtayo ng mga modular tent para sa mga nasunugan. Sana po matulungan po yung lahat ng nasunugan po dito sa amin na kahit papaano po makapagpatayo lang naman po ng kahit barong-barong lang po. Tulungan lang ako mga makatayo ulit yung bahay namin kasi para may masilungan kami. Nagpaabot na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan. Sa mga nais tumulong, maring makipag-ugnayan sa mga taga-barangay. Hinihiling namin na sa mula po sa inyong mga magmabubuting kalooban, syempre lalo na't mga diapers na mga pambata, damit kasuotan, at syempre yung bottled water, yun ang pinaka-importante. Samantala, Susan, ngayong umaga may mga residente na bumalik na dito sa residential area para ma-check kung meron pa sila mapapakinabangan. Pero napakalaki talaga ng pinsala nung naidulot na sunog sa magkakatikit na bahay dito. At buong magdamag ay nagbantay din dito yung mga fire truck ng BFP para siguraduhin na hindi na muna uli lalagablab yung apoy dahil may mga bahagi nitong residential area na talaga na umuusok pa hanggang ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igaon, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad naman, subaybayin nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.